sexuality. But I don't expect you to study, okay? Dismiss. Buti na lang, 11 o'clock ang klase ko. Ang ganda ng langit pa. Hindi ulan. Nakakapagod. Tutuloy pa ba ako? Siguro kailangan ko nang pumunta dahil nandito na ako eh. Siguro nga. Thank you.
nangyayari sa akin. Umalas ko naman. Alas 10 ng umaga. Ito ay isang karaniwang Lunes. Isang mainit-init na alas 10 sa karaniwang Lunes. Sa karaniwang Lunes na ito, nagmamadaling tumawid ng kalsada si Ezra Santos. Dahil tulad ng ibang Lunes sa buhay, tinanghali na naman siya ng gising at late na naman siya sa kanyang alas 9 klase. Kung may babalik lang ang oras, naisip niya marahil na ginawa niya iyon at hindi na naipag-inuman kasama ang kanyang barkada. Noong nakarang araw, sinaguradong hindi niya maabutan ang regular na surprise quiz ng alam profesor. Samantala, sa kampating tumipidal sa kanyang bisikleta, si Miguel Cruz. Alas 8 pa ng kanyang unang klase. Walang dahilan para magmadali. Masaya niyang pinakikiramdaman sa paghagot ng hangin sa pagitan ng kanyang tenga at patilya. Tinanaw niya ang malamnos na pagkaasul na langit, ang paborito niyang tipo ng asul. Hanggang sa puntong pinagtagpo na ng kanyang balintataw ang langit at lupa. Isa na namang maliwalas na umaga ang naisip niya. At bigla-bigla, bumigat ang simoy ng hangin. Lumamig ang hagod nito. Tago sa mga maabong ulap ang maliwalas na araw. Magugulat at ang pagbuhos ng malakas na ulan. Parehong napahinga ng isang malutong na shit.
sina Ezra at Miguel. Dalawang taong nasa magkaibang lokasyon ng iisang kalsada. Ilang hakbang lang ang pagitan. Ang waiting shed. May waiting shed malapit sa gate ng pamantasan. Iyon ang pumasok sa isip ng dalawa. Binilisan ni Ezra ang kanyang pagtakbo. Habang sa di kalayuan ay marangkada naman ang pagpedal si Miguel. Hindi pinapansin ang pagdulas ng aspaltong daanan. Sa pagmamadali, hindi napansin ni Miguel ang maliit na biyak ng kalsada. Bagyang sumaksak ang harapang gulong ng kanyang bisikleta at nawalan siya ng balanse. Samantala, habang pinupunasan ni Ezra ang sarili niya sa ilalim ng waiting shed, ay naisip niyang ituloy-tuloy ng pagpasok sa gate ng eskwelahan. Total naman ay nabasaan na siya. Walang mabuting, mas mabuting diretsuhin na lang niya. Nadatna ni Miguel ang isang walang lamang waiting shed. At habang inaalok niya ang manaibong tubig sa kanyang paboritong sasakyan, habang pinapagpag niya ang uniformeng sumalo ng maraming tubig ng ulan, nakaramdam si Miguel ng biglang pagbaba ng enerhiya, ng panghihinayang. Katumbas ang pakiramdam na kumikislot-islot sa dibdib ni Ezra, na sa mga oras na yon ay umihit-pilit na sinisindihan ang isang mamasamasang sigarilyo sa loob ng madilim at malamig na cubicle sa girls' comfort room.